Kamusta mga kaibigan, ngayon ating pag-usapan ang kasaysayan ng alpabetong Koreano o mas kilala sa tawag na Hangul. Maaari mong isipin na ang lahat ng mga alpabeto sa Silangang Asya ay nilikha na pantay. Dapat silang lahat ay nagmula sa parehong sinaunang pinagmulan. Mag-isip muli, ang opisyal na sistema ng pagsulat ng Korea, ang Korean alphabet, Hangul, ay isa sa pinakabatang alpabeto sa mundo. Gaano kabata? Isang lilim sa loob ng 500 taon, 1446 CE. Kung isa sa alang-alang na ang Phoenician alphabet ay nag-date noong 3,000 taon, 1050 BCE, medyo bata pa yon. Dahil ito ay umpisa ng mga hari, manlulupig, at mga elit ng lipunan ay sinubukan at hindi nasugpuin ito. Ang phonetic na alpabeto nito ay nagpatuloy sa isang malupit na 35 taong pananakop, kung saan sinubukan ng mga Hapones na sirain ang lahat ng bagay na Koreano. Ngayon tumutulong ang Hangul na tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga mapagmataas na tao na tumatawag sa kanilang mga sarili Hangugins. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating video na may kinalaman sa pag-aaral ng wikang Koreano. Bago ang 15 siglo, ang gustong sistema ng pagsulat sa Korea ay Hanja. Ito ang mga character na Chinese na dinala mula sa panitikang Buddhist at Chinese. Iniangkop ng naghaharing uri ng Korea ang Hanja para umayon sa kanilang mga pangangailangan. Ginamit nila ang Hanja para sa kanilang mga burokrasya, literatura, at opisyal na pag-iingat ng talaan. Paano nila iniangkop ang isang sistema ng pagsulat ng wikang Banyaga at ginamit ito para sa kanilang sarili? Hindi madali. Ang mga Hanja at Chinese character ay logographic. Ibig sabihin, hindi mo maiparinig ang mga character sa phonetically, gaya ng sa Spanish, German, at English minsan. Maraming Chinese na character ang nagmula sa mga ilustrasyon, tulad ng mga Egyptian hieroglyph. Ang isang maikling sketch ng isang ibon ay nangangahulugang ibon. Sa Chinese script na ito, shan ay nangangahulugang bundok. Bago ang paglikha ng Hangul, ginamit ng mga Koreano ang Hanja sa dalawang paraan. Una, gumamit sila ng mga character kung ano. Marami sa mga elite ang marunong magsalita at magsulat sa Chinese. Gayunpaman, ang Korean language ay ginawa at umiiral na kahanay sa Chinese. Nais ng mga Koreano na mapanatili ang kanilang pagiging natatangi. Hindi sila Chinese. Iba ang tunog ng kanilang mga salita. Kaya, nagpa siya ang Korean elite na iangkop ang mga Hanja na character o Korean sa phonetically. Kung ang isang simbolo ng Hanja ay parang salitang Korean, ginamit ng mga Koreano ang simbolo upang kumatawan sa salitang Korean. Isipin na ang saging ay isang salitang Chinese na ang ibig sabihin ay saging. At isipin na ang Korea ay may salitang binibigkas na vimama, na nangangahulugang tax refund. Maaaring isinulat ng pre-Hangul Koreans. Nakakalito, tama, bueno, kahit ngayon, ang karaniwang taong Chinese ay dapat alam ng humigit kumulang 8,000 character para gumana sa mundo. Isipin ang buhay sa Korea ilang daang taon na ang nakalilipas. Walang sentralisadong edukasyon. Ang tanging nakasulat na wika ay hiniram mula sa ibang wika ngunit iniangkop para sa tunog ng mga salitang Korean. Ang pag-aaral na magbasa at magsulat ay isang tunay na hadlang. Ang edukasyon sa Korea ay batay sa Confucianism. Kung hindi ka monghe o may pinakamataas na antas ng bank account, hindi maabot si Hanja para sa mga mas mababang klase. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao sa Korea ay hindi marunong bumasa at sumulat. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring magpetisyon sa kanilang pamahalaan, magsulat ng mga liham ng pag-ibig, o matutunan ang tungkol sa mundo sa labas ng kanilang mga nayon. Ang kanilang pagkakakilanlan ay limitado sa mga tradisyon sa bibig. At kahit para sa mga piling tao, ang kanilang bahagi ng kanilang kultural na pagkakakilanlan ay hiniram. Kung maglalakad ka pababa sa Gwangwamun Square papunta sa Gyeongbokgung Palace sa puso ng Seoul, madadapa ka sa 6 na metrong rebulto. Kamustahin si Sejong the Great, isa sa pinakatanyag na pinuno ng Korea. Ipinanganak noong 1397 sa bukang liwayway ng dinastiyang Joseon, si Haring Sejong ay isang pinunong iskolar. Tumulong siya sa pag-codify ng mga kalendaryo at inayos ang unang handbook ng magsasaka upang maikalat ang mga kapaki-pakinabang na diskarte sa pagsasaka sa buong peninsula. Kasunod ng kanyang mga hilig sa reformista,
dinala ni Haring Sehong ang isang imbentor ng magsasaka na pinangalan ng Jang Yongsil sa kanyang hukuman. Nagdulot ito ng galit sa itaas na crust. Akala nila hindi karapat-dapat si Jang Yongsil sa ganoong katayuan. Gayunpaman, pinawalang bisa ni Haring Sehong ang kanilang pagkaklasipika. Sa tulong ni King Sehong, nagpatuloy si Jang Yongsil sa pag-imbento ng katalog ng mga kapaki-pakinabang na imbensyon, kabilang ang isa sa mga unang panukat ng tubig. Si Haring Sehong ay isang makabayan. Naisip niya kung asenso at makikipagkumpetensya ang Korea sa ibang mga bansa, kailangan ito ng paraan para maipahayag ang sarili nitong mga saloobin at ideya. Nangangailangan ito ng isang sistema ng pagsulat na aktwal na sumasalamin sa wikang Korean gaya ng sinasalita. Ang Korea ay nangangailangan ng isang bagay na ganap na bago, hindi katulad ng mga tanikala ng nakaraan. Ibig sabihin, bye-bye Hanja. Ang bagong sistema ng pagsulat na ito ay kailangang maging diretso. Kailangan itong ipahayag ang partikular na istruktura ng gramatika ng Korea. At higit sa lahat, kailangan itong ipakita ang mga tunog ng mga binigkas nitong salita. Bagamat ang Ingles ay ginawa ng mga siglo ng Nordic, German, at French invasion, na imbento ang nakasulat na Korean language. Hindi nakatali sa nakaraan, si Haring Sehong at isang maliit na grupo ng mga nag-iisip ay maaaring alisin ang mga kaguluhang pangwika na ipinanganak ng mga siglo ng kompromiso. Maaaring ipakita ng mga salita sa nakasulat na wika ang mga tunog kapag nagsasalita. Isang lohikal na sistema ng pagsulat ang isinilang. Ipinanganak si Hangul. Noong ikasyam ng Oktubre, ngayon ay araw ng Hangul, 1446, na publish ang Hanminjeongeum. Sa loob ay naglalaman ng manual ng pagtuturo para sa Hangul. Personal na sinulat ni Haring Sehong ang paunang salita. Inilarawan niya ang text bilang isang paraan para sagutin ang mga iyak ng mga hindi marunong magbasa. Gusto niyang i-democratize ang nakasulat na wika at bigyan ang lahat ng pagkakataong umakyat sa social hagdan. Si Hanjel ay mabilis na pinagtibay ng mga kababaihan at sikat na manunulat noong panahong iyon, ang mga mas mababang uri. Maaari silang matuto ng nakapag-iisa. Kung walang formal na pag-aaral, maaari nilang ipahayag ang kanilang sarili sa kanilang sariling mga salita at alpabeto. Hindi nila kailangan ng edukasyon. Hindi nila kailangan ng kontrol sa pag-iisip. Gayunpaman, ang Hangul ay hindi tinanggap ng mabuti ng Yangban. Isang klase ng mga aristokrata, manggagawa sa gobyerno, at mga iskolar ng Confucian, ang Yangban ang may hawak ng lahat ng susi. Inayos at ginawang burokrata nila ang gobyerno ng Korea. Upang maging isang Yangban, kailangan mong ipasa ang gwago. Isa itong halimaw na pagsubok na sumusukat sa pagbabasa at pagsulat sa Hanja. Ang pagsusulit ay nangangailangan ng mga taon ng pag-aaral at malalim na bank account. Halos kahit sino ay maaaring kumuha at makapasa sa pagsusulit. Ngunit, saan ang iyong karaniwang magsasaka na magsasaka ay makakakuha ng gastos na iyon? Tulad ng maaaring nahulaan mo, ang Yangban ay mga panatiko ng Hanja. Para sa kanila, si Hanja ang isang tunay na sistema ng pagsulat na namamahala sa kanilang lahat. Pinaghiwalay nito ang monetarily superior mula sa monetarily inferior. Kung ang bagong pagsulat ng magsasaka ay makakahawa sa kanilang burokratikong mga kuta, maaaring nabaybay ng Hangul ang pagtatapos ng kanilang pamamahala. Noong 1504, ilang taon pagkatapos kapanganakan ni Hangul, ang mga bagong may kapangyarihang magsasaka ay naghagis ng ilang mga poster sa paligid ng bayan na nanunuya sa hari, Yeonsangun. Hindi siya masyadong mabait. Ipinagbawal niya ang pag-aaral at ganap na gumamit ng Hangul. Ang despot ikong si Yeonsangun ay humakbang pa. Nilimitahan niya ang paggamit ng Hanja at pinatay ang lahat ng mga ministrong nagprotesta, pinutol ang kanilang mga paa at pinatay ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Ang mga nasasakupan ni Yeonsangun ay pinatalsik at pinalitan siya sa maliwanag na dahilan. Si Hangul ay umatras sa folk underworld sa loob ng ilang siglo. Noong huling bahagi ng 16 na siglo, nagsimulang gamitin ng mga manunulat ang Hangul para magsulat ng mga kwentong pop. Nakatulong ito na manatiling buhay si Hangul. Natutong magbasa ang mga tao ng Hangul para makita nila ang pinakabagong Korean, Stephanie Meyer o Korean Daniel Steele. Noong 1890s, ang talamak na katiwalian, mass illiteracy, at Western Sagate ay nagdulot ng kaguluhan sa Korea. Si Haring Kojong Gojong ay kailangang gumawa ng pagbabago. Itinatag niya ang Gabu Reform, Gabu Gyeyeob.
Inalis ng mga probisyong ito ng reformang ito ang pang-aalipin, itinaboy ang mga uri ng lipunan at yangban, at inendorso ang isang sistema ng edukasyon at trabaho na nakabatay sa merito. Higit sa lahat, idineklara ng Gabo Reforms na lahat ng dokumento ng gobyerno ay isusulat sa Hanggol. Ang mga paaralan ay nagsimulang magturo ng Hanggol. Nagsimulang i-print ng mga pahayagan ang balita sa Hanggol. Narito ang mga Hapones. Sinakab ng Japan ang Korea noong 1910. Idineklara nila ang Japanese bilang opisyal na wika ng Korea. Ipinagbawal nila ang pagtuturo ng panitikang Koreano at pinilit ang mga Korean sa pang-ekonomiya at pang-sex slavery. Gayunpaman, nais ng mga Hapones na panatilihing malinis ang kanilang dugo. Ipinagbabawal nila ang mga Koreano na kumuha ng mga pangalang Hapon. Naisip nila na ang isang alon ng mga Koreano ay maaaring makalusot sa kanilang mga hangganan at magpalagay sa kanilang sarili bilang Japanese. Ang pamahalaang imperial ng Hapon ay higit na hinahayaan ang Korea na gumawa ng sarili nitong bagay. Pinahintulutan nila ang Hanggol na turuan at pag-aralan sa mga paaralan sa mga unibersidad. Pagkatapos ng ilang siglo ng kolokyal ng paggamit ng matapang na Koreano, naging magulo ang Hanggol. Kulang ito ng isang central organizing body sa loob ng ilang siglo. Mayroong ilang mga overgrown letter form at mga panuntunan sa gramatika na kailangang putulin. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga grupo tulad ng Korean Language Society, Hanjel Hagho, ang mga reforma noong 1912 at 1930 ay na-codify ang mga titik at orthography ni Hanggol. Gayunpaman, habang umiinit ang World War II, hinigpitan ng Japan ang pagkakahawak nito. Noong 1938, pinagtibay ng Japan ang isang patakaran ng asimilasyon. Ang kulturang Koreano ay ipinagbawal. Hindi na maituturo ng mga paaralan ang Hanggol. Lahat ng opisyal na dokumento ay dapat isulat sa wikang Hapon. Ang Korean Language Society ay nakipaglaban upang panatilihing buhay ang wika sa pamamagitan ng pag-publish at pagpapalaganap ng mga journal na naglalarawan sa Hanggol. Narito ang mga Koreano. Taong 1946, ang pagbagsak ng Imperial Japan ay nagdulot ng kalayaan sa Korea. Sa unang pagkakataon mula nang ipanganak ito, naging opisyal na wika ang Hanggol ng gobyerno ng Korea at ng mga Koreano. Bagamat nahati ang Korea noong digmaang Korea, Hanguk Juanjang parehong idineklara ng North at South Korea ang Hanggol bilang kanilang opisyal na wika. Nagbubunga ngayon ang mga bunga ng pagpapagal ni Haring Sehong. Dahil madaling basahin ang mga titik at mga sistemang nakabatay sa lohikal, parehong idineklara ng Korea ang kanilang mga tao na halos 100% literate. Ang Korean alphabet. Hanggol ay nakakatulong na tukuyin ang mga tao sa maliit na peninsula na ito bilang natatanging Korean. At tumulong ito sa South Korea sa octupling ito ang GDP at maging isang pop culture at tech powerhouse. Hanggang dito na lang mga chinggo, sana ay nagustuhan nyo ang ating tinalakay sa video na ito.